taong 2016 nang dumayo sa Japan ang tubong Davao del Sur na si JR Inson upang sagupain ang hometown boxer na si Ryo Tayada para sa bakanting WBO Asia Pacific welterweight title. Bagamat may disadvantage dahil sa balwarte ng kalaban gaganapin ang kanilang bakbakan, ay masasabi naman na mas lamang sa boxing experience ang ating kababayan. Dahil itong si JR Inson ay ilang beses nang kinuha ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao bilang kanyang ka-sparring partner. Bago ang kanilang bakbakan ay may malinis na kartada noon si JR Inson na 12 wins, 0 loss at may 8 KO. Habang si Ryo Tayada naman ay may record noong 12 wins, 3 losses at may 10 KO. Sa unang round ay nagpalitan agad ng malalakas na suntok ang dalawa. Matapos paulanan ng suntok ni Inson, ay bumagsak ang hapon sa round 3. Sa round 5 ay muling bumagsak si Yada, ngunit hindi ito binilangan ng referee.
Kahit kitang-kita na ang suntok ng ating kababayan ang nagpabagsak sa hapon, ay hindi pa din ito binilangan ng referee. At dahil nga hindi binilangan ng referee, ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makarecover ang hilong-hilong siyada kahit koonti. Kaya naman kaagad na itong inatake ni Inson, at doon nga ay sa wakas binilangan na rin ito ng referee. Sa pangatlong pagbagsak ni Rio Tayada sa round 7 ay dito na ikinigil ang laban. Mukhang naging palpak ang ginawa ng referee para sa kanyang kababayan. Dahil imbis na binilangan nito si Yada na kahit papaano ay makarecover sa pagkahilo, ay itinuloy pa nito ang laban, kaya naman nagkaroon lalo ng pagkakataon si Inson na sugurin ang hilong-hilong Japanese boxer. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.